Hello guys, welcome again to my channel, and I'm very happy and excited to share to you this video because our topic for today ay isang magandang tako, and I was fortunate na makaka-acquire ako ng isang ganitong klaseng tako from Predator. Yeah, basically, this is one of the oldest at kauna-unang splice cues ng Predator, yung pinakaunang 314. So meron tayong first generation 314 na may Panther, pero ito yung wala pang Panther. So yung base nito, ito yung kulay black na may 314 na nakasulat. And it was partnered with a first generation BK bat. Doon po sa hindi mga nakakaalam, yung pong BK bat ay ginagamit po sa pang brake. So meron po tayong BK Sport, yung BK Rush, yan po yung mga pang brake ng Predator. Pero ito po yung pinakauna, baka nga po mas matanda pa to sa anak po yung dalawang tako na to. So, pwede pong pag-partner rin actually ang BK bat sa 314, 3, kung anong mga playing cue shot ng Predator o kahit anong playing cue shot. So, ito po yung feature ko. Unfortunately, hindi ko nga lang po nakuna ng pictures or na video yung before and after kasi I was able to successfully restored yung lumang BK at lumang 314 na parang 80% or 85% condition. So in this video, i-share ko sa inyo yung patama niya na may bubuga pa yung mga lumang tako. Basta intact yung splice, walang problema, hindi siya crooked o hindi siya warped. Good condition, pwede pa siyang ipanglaro. So, doon po sa mga collector, nagko-collect ng tako, at yung may mga gustong bumili ng mga old school tako. So, I hope makatulong po itong video na to para sa inyo kasi may mga nakikita pa ako nagbebenta ng 314 first generation Panther, 314-2. Lalo na po yung mga unang labas ng 314 splice shaft. Checkin nyo lang mabuti kung may defect, may hairline, o repairable pa before nyo kunin. And I'm happy to say na if you search it sa net, so mataas pa rin po ang value ng mga old school na Q-stick na ito. So without much ado, share ko sa inyo yung performance itong tako na ito. Okay guys, introducing the very first BK bat with the very first 314 splice shafts. Actually, this is a brake cue na pinalitan ng isang soft master elk tip. Kaya naging para siyang pwedeng playing cue. Sinubukan ko naman to, pwede naman talaga as we go along the video. So, ito ang first generation na mayroon 314 base black doon sa shop. Tapos sa ilalim may mayroon Predator na maliit na Panther. So, nakalagay dyan BK doon sa entire length noong kanyang bat. So dito, tingnan ko kung pwede siyang panlaro. Kaya pinalitan ko siya ng Master Elk Soft. Starting off sa isang simpleng stop ball. So try kong magpa-atras using this. Guys, pinalitan ko din to ng Kamui Soft. So nangyari, dahil matigas yung ferrule, pambrake nga siya, kadalasan, tinutulak niya ang bola. Sobrang tigas ng patama. Binalik ko siya sa Master Elk. Kamuy na yun, imagine kamuy. So, it doesn't mean pala na pag maganda ang tip, ay maganda rin ang patama. So, depende sa pag-jibe niya kung anong ferrule ang ginamit. Ito, simpleng-simpleng kontra. Yung kanina, simpleng-simpleng kurida. Pero ang daling sumunod ng pato, ng puti. So, tingnan ko kung paano ang laro nito by simply packeting, doing some packeting works na hindi naman sunod-sunod yung eskalera yung bola. So try ko lang yung patama, yung pectus nito, kung para siyang playing cue talaga pag pinalitan mo lang yung tip. So far so good. Yung pectus, yung adjustment, parang gamit mo rin na isang 3143. So almost all splices are the same. So depende lang sa tip, kasi yung Z shot na kasubukan ko is 11.8 na napaka slim ng adjustment.
doon sa puti dahil maliit kaya yung tip niya, kailangan precise yung patama. Dito, this is a 12.2 diameter tip ferrule. Kaya medyo sakto lang siya kaysa sakto lang siya in between noong 12.75 o 12.5 ribo o ng 3140. Yung vantage siya lang po tsaka ribo hindi ko nasusubukan sa Predator. Almost all shafts na subukan ko na. So far so good. Maganda ang gustong-gusto ko yung ano nito, patama nito. I fell in love with this Q kasi rare na siya, bihira ka makakuha ng ganitong Q stick na nasa good condition, both butts and the shafts. So, sabi nga ng isang expert, ito daw break, although this is a splice shaft, mas matigas to sa ordinary Predator splices variants dahil this was built for breaking. Plus pinalitan pa siya ng hard meron siyang hard ferrule for breaking. Kaya soft lang po ang aking ikinabit na. So guys, kita niyo naman yung performance, so may bubuga pa talaga ang mga lumang tako na ito basta in good condition. So please like, share, and please hit me in the comment below if you want to say something, if you have questions. I hope you learned something today dito sa ating video na ito. Thank you and more power to us.